What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig uli para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing awareness educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Paano natin gagawin yon? By teaching people how to take care of their ears, ano yung mga proper procedure, ano yung mga proper protocols, ano yung mga dapat iwasan, kailangan gawin para masalba natin ang ating pandinig. Kaya kung game kayo, ready na rin ako. Please hit that subscribe button and let's begin today's talk. Okay. Ang topic natin for today is walang iba kundi ang tinatawag nating noise hearing loss due to ototoxic drugs o yung mga gamot na masama sa ating pandinig. Okay. For disclaimer, ang ating gusto lang i-clarify, pag sinabi nating ototoxic drugs or drugs, ang tinutukoy natin dito yung mga gamot para sa mga sakit. Okay. Ito yung mga antibiotics, chemotherapy drugs, mga anti-infectives, anti-parasitics. So, yun yung ating tinutukoy. Hindi ito yung mga narcotic drugs. Okay? Alright. To start off first, para maintindihan natin kung ano nangyayari sa ating tenga in the onset of ototoxic drugs, syempre kailangan natin balikan ang ating anatomy ng ating tenga. Okay? Ang ating tenga ay binubuo ng tinatawag nating groups. Ito ang outer ear. Ito yung nakikita natin. Middle ear, yung nagbabibrate. Okay? Sa gitna ng ating tenga. At huli sa lahat, yung tinatawag nating inner ear. Okay? Ito siya. Meron tayong demo ng inner ear. Yung inner ear, binubuo siya ng halos tatlong parts. Ito yung tinatawag nating cochlea, semicircular canal, at yung ating auditory nerve. Okay? So, yung ating cochlea, siya yung ating or responsible for hearing. Yung ating namang semicircular canal, siya ang responsible for our balance. Okay? So, isa siyang sensory organ. Okay? Siya yung basically ang nag-e-enable sa ating makarinig at magkaroon ng sense of balance. Okay? So, nangyayari sa ating buhay, maaari tayong magkaroon o ma-infect ng karamdaman. For example, pwede tayong magkaroon ng tuberculosis. Pwede tayong magkaroon ng cancer. Okay? Pwede tayong magkaroon ng sakit sa puso, diabetes. At higit sa lahat, pwede tayong ma-infect ng mga parasites such as malaria. In this scenario, okay, mga doktor natin nagbibigay sa atin ng mga malalakas na mga gamot or yung mga gamot na pamuksa ng mga parasites sa katawan or yung mga gamot na kailangan nating gamitin long term para hindi tayo mamatay. Tulad ng pag tayo may sakit sa puso, no? So, in that scenario, kadalasan, ang mga gamot na yon ay tinatawag nating ototoxic drugs. O yung side effect niya is po pwede niyang sirain yung ating inner ear o yung ating sensory organ, okay, na nandito sa ating video. Okay? At eventually, ma-manifest niya yung mga symptoms. Okay? Ano-ano ba yung mga symptoms na yung gamot ay ototoxic drugs? Ito ang mga sumusunod. Pag kayo ay nagkaroon ng tinnitus or umugong yung inyong pandinig. Okay? Next would be pag nagkaroon kayo ng hearing loss. At ang huli sa lahat, pag kayo ay nahilo o nagkaroon ng vertigo. So, yung tatlong yon, basically, nagsisignify na ang inyong inner ear ay nagkakaroon ng damage. Ano-ano ba yung mga gamot na maaaring mag-cause ng
ganitong hearing loss. Okay? So, una sa lahat ay yung mga antibiotics na nasa category ng mga aminoglycoside. Okay? Ito yung mga may CIN sa dulo. For example, gentamicin. Yan, masama sa ating pandinig yan. Ano pa? Yung mga gamot na may compound na platinum. Okay? O yung mga ginagamit natin as pang chemotherapy for cancer. Okay? So, yun, masama rin sa pandinig yun. Ano pa yung mga gamot? Para naman sa mga antiparasitics or anti-infective, ito yung tinatawag natin mga quinine. Okay? Yung mga quinine, gamot sa malaria yun. Okay? Na most likely sa Pilipinas, I think endemic lang siya sa, or yung prevalent lang siya sa may Palawan area. I'm not sure sa ibang parts ng ating bansa, pero ang alam ko, Palawan ang maraming cases ng malaria. So, kailangan nating gamitin yung quinine na yon. And huli sa lahat, yung mga gamot na pang-maintenance. Okay? Ito yung mga kadalasan present ngayon at a young age sa mga Pilipino. Ito yung tinatawag nating mga aspirin o mga blood thinner. At yung mga gamot na pampaihi o yung tinatawag natin mga diuretics drugs. Okay? So, yon. Yun yung mga gamot na yon. So, ano ba yung mga kailangan yung gawin para maiwasan to? Siyempre, kailangan maging healthy kayo at hindi na magkaroon ng karamdaman na yon. Okay? So far, kung meron naman na kayong karamdaman, no choice kundi i-take natin tong gamot na to dahil nga yung consequence ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman outweighs yung side effect. Okay? So, pag na-experience yun na yung mga symptoms kanina, ano ba ang mga posible nyong gawin? Okay? Makipag-coordinate kayo ngayon sa inyong doktor na nagreseta ng gamot at syempre sa audiologist tulad namin para ma-monitor yung inyong hearing at over time, makita natin kung meron bang pagbabago sa inyong pandinig. Okay? Para naman, maabisuhan din natin yung ating ENT at ang ating mga nag-prescribe sa inyo ng gamot na baka maaring ma-strategize yung inyong gamutan para naman hindi kayo masobrahan sa paggamit ng gamot or baka po pwedeng bawasan yung gamot, palitan yung gamot or po pwedeng yung frequency ng pagtake ng gamot ay mabago. Okay? Tandaan, since ang ating sensory organ ang siyang damage, okay? Pag nagkaroon tayo ng ototoxic hearing loss or ototoxicity or hearing loss due to ototoxicity, ang ating gamot lamang ay is either in the early stage, alisin yung gamot na nagkakos ng hearing loss, which is malabong mangyari dahil nga kadalasan mas malala yung consequence. Ang mga susunod natin po pwedeng gawin pagsusuot ng hearing aids, okay, with close monitoring ng inyong audiologist. At kung yung hearing aids ay wala ng tulong sa inyo dahil nga sobrang profound na ng inyong hearing or baka yung mga frequencies ay sadyang malubha na, ang ating way na lang para makarinig kayo uli is through the use of cochlear implants. Okay? So, bago tayo magtapos, thank you nga po pala doon sa ating mga bagong subscribers. We are about to reach 10,000 subscribers. Hinihikayat ko po kayo na i-click yung mga links sa baba for your ENT needs, for your audiology needs, at meron din tayo po dyang group for our hearing awareness advocates. Kasalukuyan po tayong merong papromo na 10,000 pesos para dun sa ating solo winner. Ang ating instruction lamang mag-create kayo ng inyong video at i-post dun sa group. At syempre may engagement dapat at numbers of shares para yung exercise po natin na makahanap kayo ng sponsors nyo o ng mga tutulong sa inyo ay makilala nyo through advertising your products or advertising yourself sa inyong
mga kakilala at mga kakilala na kakilala nyo. Okay? This is again Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell, and see you in our next episode. Until then, bye!